Finally, tapos na ang flashback ni Kuma. Bale, lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1102. At may title nga daw itong paparating na chapter na Kuma's Life. Ang unang ang impormasyon sa spoilers ay sa buong chapter nga daw na to, ipapakita yung magiging view ni Kuma sa tatlong event na mangyayari sa pag-uumpisa ng paglalakbay ni Luffy. At ito nga ay yung Thriller Bark Arc, Sabaody Archipelago Arc, at Marineford Arc. So basically, kaya itong tatlong event na to dahil sa present nga sa tatlong arc na to si Kuma. Ang isa nga sa curious akong malaman sa mismong chapter na to yung part na itong Sabaody Archipelago Arc. Since technically nga parehas nandito sila Bonnie at Kuma. In fact, may consciousness pa nga si Kuma sa mga panahon na to. Kaya sana i-explain sa atin ni Oda kung bakit hindi man lang sumubok itong si Kuma na i-approach itong anak niya na si Bonnie. O maski si Bonnie, bakit hindi man lang niya in-approach itong si Kuma sa Sabaody Archipelago? Bali yan nga lang yung tingin kong kulang sa flashback ni Kuma. At speaking of Sabaody Archipelago Arc, sinasabi pa nga sa spoilers na nung time daw na pinapalipad na ni Kuma itong buong Straw Hat Pirates, nabanggit nga daw niya na si Luffy daw ang indeed na magliligtas sa buong mundo. Pero during nga daw sa moment na yon, masyado pa nga daw siyang maaga. So bakit ba nabanggit ni Kuma na masyado pang maaga itong si Luffy? Obviously dahil nga yan sa mismong observation niya. Since sa last chapter nga nakita naman natin na minamanmanan niya na itong si Luffy. At dahil nga sa naalala niya yung sinabi ni Dragon sa kanya nung time na nasa Revolutionary Army pa lang sila, malamang na may idea na siya na anak nga ni Dragon si Luffy. At dahil dito somewhat na sinusubukan niya nga itong si Luffy. Gaya ng pag-oobserba dito kung kakayanin ba niyang talunin si Gecko Moria o hindi. Which is natalo nga niya ito. Pero nung time nga na inatake sila ni Admiral Kizaru during Sabaody Archipelago Arc, nakita niya na dihado itong si Luffy. Kaya naman doon na nga siya nag-step up at tumulong. At dito niya na nga nabanggit itong pagiging maaga ni Luffy. Meaning kung yung nag-iisang admiral nga hindi pa kayang matalo ni Luffy, talagang maaga pa siya para kay Kuma. Since na-foforcing nga niya ito na magliligtas ng buong mundo. Ngayon mapunta naman tayo sa tanong kung bakit naman nasabi ni Kuma na si Luffy daw ang magliligtas sa buong mundo. Bali may dalawa nga tayong sagot dito. Una syempre yung rason na simply anak ni Dragon itong si Luffy. Dahil nga sa kilala ni Kuma itong si Dragon at actually leader nga niya ito, alam nga niya na ang adhikain ni Dragon ang mailigtas ang buong mundo sa kamay ng world government. At syempre logical lang na isipin na dahil nga sa ito yung goal ni Dragon, pwedeng ganito nga rin yung iniisip ni Kuma kay Luffy. Since anak nga siya ni Dragon. Kumbaga similar itong mag-ama. Ang ikalawa naman itong pagkakaroon ng idea ni Kuma na si Luffy nga yung matagal niya nang hinahanap na si Sun God Nika. Dahil nga sa may idea na si Kuma mula sa tatay niya na si Nika, similar daw sa rubber at laging nakangiti, pwede ngang nakita niya ito mismo kay Luffy. At nagka-idea siya na possible na ito yung hinihintay nilang tagapagligtas. Anyway, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers, ito ng patungkol sa deal nila Saturn at Kuma. Against pa nga rin daw si Vegapunk na tanggalin ng buo itong consciousness at memory ni Kuma. Pero as per Kuma nga, ayos lang daw. At dito, nilagay na daw ni Vegapunk itong memories ni Kuma sa Poe Bubble na nakita natin sa mga past chapters. Ito nga rin yung nakita ni Bonnie sa isang kwarto. Pero bago nga daw tuluyang tanggalin ni Vegapunk itong memory ni Kuma, nagbigay nga daw siya ng message para sa anak niyang si Bonnie. At ito nga yung happy 10th birthday. Sa part nga ng pagtutol ni Vegapunk na tanggalin ng buo itong consciousness ni Kuma, pinapoint out lang sa atin ni Oda na talagang walang kasalanan itong si Vegapunk sa
nangyari kay Kuma. Kumbaga ine-emphasize sa atin ni Oda na dapat itong galit na meron tayo dahil sa nangyari kay Kuma, dapat na ibuhos natin kay Saturn at hindi kay Vegapunk. At ito rin naman yung na-realize ni Bonnie nung time na nalaman niya na ang katotohanan. Hindi na nga siya galit kay Vegapunk. Sa part naman ng message ni Vegapunk para batiin itong anak niya na si Bonnie, I'm sure na natanggap niya na ito. Since nakita na nga ni Bonnie yung memories ng tatay niya. Pero nakaka-curious pa nga rin malaman kung ano itong gustong ibigay ni Vegapunk kay Bonnie na nabanggit niya in chapter 1067. Ito kaya yung notes ni Kuma patungkol sa mga isla na napuntahan niya? Dahil ito nga yung pangarap nila ng anak niyang si Bonnie once na mag 10 years old na siya. Diba? Yung libutin nila ang buong mundo. Pero dahil nga sa hindi na ito pwedeng mangyari since may deal na nga si Kuma kay Saturn, ito kaya yung ginawa niyang paraan para kay Bonnie ang i-record ang lahat ng pinuntahan niya? Bale, ang huling ang impormasyon sa spoilers sinasabi ngang nakita daw nating umiiyak itong si Bonnie dahil sa nakita niyang flashback ni Kuma o nakita daw niya mismo yung mga pinagdaanan ng tatay niya. At dito na nga daw natapos itong flashback ni Kuma. Yes guys, finally nga officially nang tapos itong flashback ni Kuma. At gaya nga sa naging flashback ni Kozuki Oden during Wano Arc, isang masterful flashback na naman nga itong ibinahagi sa atin ni Oda. Although naging mahaba nga itong naging flashback ni Kuma, at least na naiintindihan na natin ngayon yung mga rason sa naging galaw niya all throughout sa istorya. At speaking of storya, muli na nga tayong magbabalik sa current storyline o sa nagaganap sa mismong Egghead Island. Sa mga hindi pa nga nakakapanood ng video natin na to, I suggest na panoorin nyo na. Since tinalakay nga natin sa video na to yung mga possible na mangyayari sa mga susunod na chapters. May mga bago nga tayong idea dito. At syempre mga theory. Kung trip nyo nga, ilalagay ko na lang sa comment section sa ibaba yung link ng video na to. Anyway, magkakaroon nga daw ng break next week. At ito nga yung usual break kada end of the year. Kaya naman i-expect natin na yung susunod na chapter ilalabas next week pa. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin para sa mga One Piece updates. Bali dito na nga nagtatapos itong spoiler video natin para sa paparating na chapter 1102. So yun lang, peace! 今の海に頂点と呼べる奴はいるか? この海の王者は誰だ? 海の皇帝たち四皇のうちの一人か? 巧妙に海を生きる七部海か? 最悪の世代のガキどもか? 正義の軍隊海軍こそ海の覇者 民衆の意志、革命軍にも油断がらねえ猛者どもがいる歴史の底でくすぶり続ける D の一族はいつどこに姿を現す誰が誰に加担する誰が誰を裏切るマリージュアの天竜人どもに伝えてやれよお前たちは引きずり下ろされる名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ実在する今はどうだ作り上がった海賊たちの数に対してガラ空きの椅子が一つわかるよな始まるんだよ海賊の歴史上最大の覇権争いが